Krinin. Actually, criticize ako nung pinost ko yun. Tumigil muna ako. Marami pa dong tarpulin. Ano lang naman yun eh, 40 pesos per square foot. Ayan, firmly rooted in Christ, the storm. Okay. Ang sa Diyos tayo, sinong head of the church? Ang Diyos, di ba? Sa Diyos tayo, si Jesus Christ tayo ang pag-asa natin. Molded by the Holy Spirit. Ayan, kinukonsensya tayo ng banal na Espiritu na ibalik yung ating ninakaw sa Jollibee. The necessity of Bible study. Ayan, kailangan natin, pag mag-login lang kayo sa iOS, may Bible verse dun. Kaya may Bible verse dun lagi. Kasi sabi sa last day events, kailangan daw natin ng Bible. Ayan. Committing scripture in memory. Okay. Ano pang nandito? Revelation 14. Educate mind to believe God's word. Alam niyo ang salitaan ng Diyos, napakagaling. Kahit hindi totoo, nagiging totoo. Sabi ng Diyos, let there be light. Magkakaroon niya ng ilaw. Oh? Let there be trees. Magkakaroon niya ng ano. So, ganyan kapangyarihan ang salitaan ng Panginoon. Pag gusto ng Panginoon, ikaw bumait. Sabi, Lord, help me to be good. Babait ka talaga. Kasi wala tayong choice. Susunod tayo sa Panginoon. Preparation for future trials. Bakit ngayon minsan nag-iiyak tayo? Dahil nasaktan tayo. Kasi may mas malaki pang trial. O, di ba? Yan. Minsan iniisip ko nung bata, bakit lagi akong pinapayak ng mga klase ko? Pero ngayon ko nang na-realize, kung hindi pala ako tumibay doon sa mga pagbubuli sa akin. O, di ba? Kasama yan sa buhay. Preparation for future trials. Control the moral powers. And then the example of Enoch. Yan si Enoch walked with God. And then remember his God's past blessing, a time for serious reflection, living with reference for the judgment day. Ayan. Ano pa pong nandito? Lifestyle and activities. Nandito tayo, siguro magtatapos. Anong oras na ba? Hindi ko nakikita yung oras. Ah, kalahati pa lang. Kasi sabi diba, dito, lifestyle, ano, ganyan yung gagawin ng mga naghihintay sa Diyos. Oh. Alam niyo ba ang Sabat ay hindi niyo panahon? It is God's time. 6 days a week kayo mag-ano, mag-problema ng mga problema niyo. But the seventh day is the Lord's. Okay, hindi yan sa inyo. Kaya huwag kayo magnanakaw, do not steal God's time. Oh. Dito lang kayo hanggang lumubog yung araw. Lifestyle and activities of the remnant, a spirit of service and self-sacrifice. Diba? Minsan marami akong problema, sir. Hindi ko masolve yung mga problema ko. Hanggang nag-give up na ako sa mga problema ko. Ang isolve ko na lang yung problema ng iba, mas madali pang isolve. Pag hindi mo nasolve, hindi ka mag-prostrate kasi hindi mo naman problema yun. Sa kanila naman problema yun. Pag nasolve mo, masaya ka kasi natulungan mo yung iba. Eh, ganun na lang gagawin ko sa buhay ko. Hindi ko naman masolve yung mga hindi masolve. Huwag na yung problema. Hindi nga naman masolve. Ba't mo pa po problema yun? Hindi mo naman masolve. Pag nasolve mo, this good. Yung problema ng iba, nasasolve ko. Ah, hindi, yun na lang problema nila ang solvein ko para may pakinabang yung aking buhay dito sa mundo. And, nakalimutan ko na yung mga problema ko nung sinosolve ko yung mga problema ng iba. Mas masaya pala yun, sir, kaysa tumutok ka ng tumukutok sa mga problema. No? Sabi ni Ellen White, pag tinututukan mo lagi yung sarili mo, mas lalo kang madidepress. Kasi wala naman talagang maganda sa ating sarili. Puro kalokohan. Pero pag tumutulong tayo sa iba, sinosolve ng Diyos yung ating problema. Actually, pag nag-join ka sa Voice of Youth, mga pastor, at saka kayo nag-preach, at saka nagkasakit yung iyong pamilya, sabi ni Ellen White, huwag kang uuwi. Mag-preach ka lang. Kasi pag umuwi ka, ikaw yung nag-nurse dun. Pag nag-preach ka lang, yung mga angel, mas marami pang magagawa dun. Pag pinuntahan nila yung may sakit ng mga kamag-anak, dinidistract ka lang ni Satanas. O, di ba? Kaya, it is more fun in ministry. Amen? A spirit of self-service and self-sacrifice. Kahit hindi tayo binabayaran, gawa ng gawa. Kahit nasisira yung ating, yung sasakyan ko, yun o, makintab pa yan. Wala pala dyan. Noong unang panahon, makintab pa yan. Tapos, yung mga bata, nakita na yung maalikabok. Tulong tayo, palinilinisin natin. Pagbalik ko dun, nilinis nga nila. Pero ang pinanglinis, sir, yung bunot ng ano, parang lampaso ba? Yung mga tinapon na lampaso. Kasi yung lampaso, pag maganda pa yan, hindi tumatama yung bao sa floor. Pag hindi na maganda, tumatama na. Ay, yung tinapon na. Yung lampaso na hindi na maganda, ang pinangkuskus dun sa van. So, pagbalik ko, dami ng paganyan-ganyan. Okay lang yan. Kasi at least sa gawain, nagasgasan. Oh, di ba?
Kaysa naman nabangga mo, may gumagawa ka ng kalokohan tapos dun ka pa nabangga. Occupy till I come. Kailangan tayo may gagawin. Hindi tayo matulog lang ng tulog. Pagsabado ng hapon. Pero alam ko, pagod naman kayo kasi rest day nga eh. Rest nga eh, rest. Okay. Oh, idle contemplation, living in religious dream. Okay. Kasi mga kapatid, limited ang ating oras dito. Mamamatay din, makukubid. Kung hindi ka makubid-19, baka makubid-20 ka. Mamamatay din tayo balang araw. Kaya lahat ng pwede natin gawin, gawin na natin. Crowd all the good works you can possibly can in this life. Kasi, anong gagawin natin sa langit? For I behold, and I come quickly, Revelation 22:12. And my reward is with me, to give according to every man as his works shall be. Hindi tayo maliligtas ng ating good works, pero pag nagligtas tayo, yung reward natin ay according sa mga ginawa natin. O, sinong gustong malaking bahay sa langit? O, huwag kayo matulog pagsabado ng hapon, mag-ministry kayo. Para mas malaki yung iyong palasyo sa langit. As if each day might be our last. Ayan. Conscientious Sabbath observance. Naku! Oh, conscientious Sabbath observance. Ibig sabihin sa Facebook, huwag mong titingnan yung mga hindi pang Sabado doon. Bawal pindutin yung like at saka comment pag Sabado. Oh, kaninang maga. Sabi ko, we will look into it after the Sabbath. Tapos pinaste ko yung URL ng Sabbath sermon ni Mark Findlay. Okay, di ba? Ayan. Yan daw ay karakteristik ng ano. Alam niyo mga kapatid, sa huling panahon, may isa lang pagsubok. Ano yun? Oh, nahimik na tuloy kayo. Sabbath observance. Oh? Conscientious Sabbath observance. Ako, ang daming tatamaan dito. Pero kailangan natin sabihin to. Kailangan ko kayong tulungan, mga kapatid, kung paano mga mangilin ng Sabbath. Kaya, may mabilis lang ako dito. May ipapakita ako sa inyo. Hindi para i-condemn kayo, kundi para kayo matulungan. Oh, paano ba ito? Key presentation view. I don't know how. Paano makaiwas sa pagluto o pagsabak? Ayan. Anong gusto niyo malaman? Bakit bawal o paano makaiwas? Ay, marunong na kayo umiwas. Gusto niyo lang malaman kung bakit bawal. Okay. Kasi yung ibang church, gusto nila malaman paano makaiwas. Alam nilang bawal. Nadidigilty sila pag nilagay ko na yung topic sa screen. Nakikita ko sa mga mata nila, mga anak ng Diyos, gustong sumunod. Pero hindi nila alam kung paano hindi mapapanis yung kanilang ulam. So, ayaw nilang malaman yung katotohanan. Gusto nilang malaman yung example. Alin gusto nyo mauna? Yung theology, bakit bawal o paano makakaiwas? Bakit bawal? Oh, sige. Ah, bakit bawal? Sige, babalik tayo doon. Ipindutin ko tong home. At saka, saan nyo gusto makita? Bible, A.G. White, Adventist.org? Bible. Very good. Ayan, Exodus 16:23. By the way, to the law and to the testimony, according. May marinig kayo mga PhD at saka mga layman, nagsabi, pwede yan. Pero hana, itong sa Bible, ang hindi ko sinasabing mali sila, sinasabi ko ito yung tama. Huwag nilang kontrahin yung Bible kasi wala tayong mapapala. Kahit na ako may 5 PhD sa theology, pag ang Bible at ang SOP ay nag-align, hindi ko yan makontra. Mamatay ako. Pero ang katotohanan, ganyan pa rin yan. Anong nasa kalagay sa Bible? This is what the Lord said. Tomorrow is a Sabbath, rest, holy Sabbath. A holy Sabbath to the Lord. Bake. Ano yung bake? Ano yung boil? So pwede tayo mag-fry. Ba't kayo tumatawa? Ha? And lay up for yourselves. Ano yung lay up for yourselves? Ano to? Leftover to, di ba? So ang kakainin ng mga Sabbath keepers sa Sabado ay leftover. Ang cute matawa. Yan ang nakasulat. Yung mga hindi yan na sumunod, di makarating sa ano. O, yan ang nakasulat. Okay. Bakit napakahirap? Alam nyo,
Niligtas na tayo ng Panginoon, binigyan na tayo ng kagandahan, ng talino at saka katawan at saka pag nagsugatan tayo, gumagaling ang ating sugat, binigyan na tayo ng scholarship at saka ng trabaho. Pero ito lang napaka, alam nyo, sinagip na yung mga Israelites sa ano, 300 years ba yun sir na slavery sa Egypt. Ito lang ang kailangan nyo sundan. Huwag lang kayo magluto pag Sabat. Hindi pa rin na lang masunod, isa-isa lang yun. Ito lang actually, may tip ako sa inyo. Sundan nyo lang ito, lahat ng panalangan nyo masasagot. Hindi ganun. Yung mga mabuti para sa inyo, siyempre pag nanalangin kayo ng panalangin na hindi mabuti sa inyo, hindi sagutin ng Panginoon. Pero, pag tingnan mo sa Bible, sa 1 John, alam mo, actually nung nandito si Pastor Don, sabi niya sa akin, tinutulungan ko siya, di ba kasama ko siya dito lagi, nag-drive ko siya kasi matanda na siya, nahihirapan siya maglakad. Sabi niya, how is your walk with Jesus? Sabi ko, Pastor, you know, I don't know. Sabi ko, because Jesus, I really don't know Jesus. Sabi ko, I know the Holy Spirit. He is my friend. He rebukes me. I talk to him. He talks to me. He tells me what to preach in the sermon, in Chrysanthemum, etc. And then, he teaches me what to do, how to solve problems. But Jesus, I know he's in the Bible. I know God is one. God the Father, I don't know very much. But the Holy Spirit is my close friend. Sabi ko, what can you say? Sabi niya, Jesus is the, ano, sabi niya sa akin, Jesus is the star. Sabi ko, saan kaya sa Bible yung star? Oh, siguro star. Pero relationship kasi yung tinatanong niya eh. So nananalangin ako, nung nandito siya, ilang linggo ako nananalangin, buti na lang, ilang buwan din siya nandito. Kung paano ko masasagot yung tanong niya, how is your relationship with Jesus? So naghanap ako sa Bible, nakita ko yung 1 John 2. Sabi din doon, herein you know that you know Him, if you keep His commandments. Ah, sabi ko, hindi ako nagluluto pag Sabat, kilala ko si Jesus. Ah. Sabi, may mga iba dyan nagsasabi, okay, huwag na natin i-criticize. Baka hindi lang nila alam, no? So, pag nag-keep kayo ng commandments ng Diyos, yun daw yung, ito objective measurement, ha? Hindi yung, feel ko, malapit ako sa Diyos. Ito, kung ma-measure mo talaga yung objective, alam mo yung objective, yung pwede mong mabilang, kung nag-keep ka ng commandments, ganun mo daw masasabi, nakilala mo ang Diyos. Yung pwede mong titigan ang Diyos, ha? Ginawa ko yung inutos nyo, di ba? Ganun yun, objective, hindi yung emotional o kaya kung anuman. Nasa Bible, if you keep His commandments, herein do we know that we know Him, if we keep His commandments. So, yan, wag mag-bake at wag mag-boil. Leftover lang ang kainin. Ano pang gusto nyo malaman? E.G. White naman. Ayan, napakasakit nito. Those who neglect to prepare. Ang technique pala ay mag-prepare. Pag hindi ka makaprepare, mag-ano ka, transgress. Kaya mag-utom. Oh. To prepare food for the Sabbath on the sixth day, who cook food upon the Sabbath, hindi ko kayo kinukundem ha, tinuturoan ko lang kayo paano kaiwas. Kaya lang ito kasi yung tinanong niyo eh. Violate the fourth commandment and are transgressors of God's law. Oh. Ito dito ako tinamaan. Alam ko na to, pero nung nabasa ko to nung last week, nalungkot ako. Basahin niyo, tingnan niyo kung bakit ako nalungkot. Kasi tinamaan ako. They will, in the fear of God, who gave His law from Sinai, deny themselves and eat food prepared upon the sixth day. So ang kakainin ko lang daw, yung na-prepare na before ng Sabbath. Kahit na, hindi ganun kasarap. Sabi ko, hindi lang pala yung pagluluto ang problema, pati yung pagkain. Kung alam mong niluto nung Sabado, tapos kinain mo, ibig sabihin, mas mahalaga sa iyo yung pagkain mo kaysa sa Diyos. Hindi ka daw nag-fear ng God, oh. Wala ka daw fear sa Diyos. Kaya nung natamaan ako, sabi ko, yung kinain ko last Sabat, hindi ko naman niluto yun, pinilit lang nila ako kumain. Pero, tinamaan ako dito, ibig sabihin, hindi ako natatakot sa Diyos. Oh? Hey, ako naman yung natamaan dyan, hindi naman kayo, kaya sinasabi ko lang. Okay, that prohibition should be regarded by every Sabbath keeper. Okay. The Sabbath is not to be given to the repairing of garments. Ayan. Kaya hindi ako nagpa-plancha pag Sabado. Buti na lang, hindi naman halata. Meron, okay. Or of seeking pleasure. Alam niyo ba itong seeking pleasure? Di ba sabi sa Bible, you count the Sabbath as a
Ano yun? It should be a delight. Di ba? Make the Sabbath as a delight. Pero sabi dito, wag daw pleasure seeking. Bakit ganun? Actually, yung verse na you should keep the, you call the Sabbath, sir, hindi keep. Call the Sabbath a delight. Hindi yun make the Sabbath a delight. Call it. Delight na talaga yung Sabbath. Tawagin lang natin na delight yung Sabbath. On that same verse, nakasulat sa Bible, do not seek your own pleasure, do not go your own way, do not talk your own words. Pero call your the Sabbath a delight. Same verse. Tatlong beses sinabi, huwag kayong gagawa ng sarili niyong mga pleasure. But you should call the Sabbath a delight. Hindi make the Sabbath a delight. So, maganda na talaga yung Sabbath. Hindi natin kailangan lagyan ng mga clown. Okay. Natamaan na kayo masyado. Yung kasing tinanong nyo eh. Cooking on the Sabbath should be avoided. But it is not necessary to eat cold food. Oh, pwede magpainit. Pinipicturan nyo? In cold weather, the food prepared the day before should be eaten. Okay, alam niyo maraming nagsabi, ah, pwede magpainit, but hindi pwede magluto? Oh, di ba? Alam niyo ang difference ng painit sa luto? Yung isa bawal, yung isa pwede. Kaya yung rice cooker ko, sir, pag Sabado, hindi ko pinipindot. Keep warm lang, kasi pwede magpainit. Ayan, di ba yung rice cooker? Pag hindi mo pinindot, naka-keep warm. Pag pinindot mo, cook na yun. So, hindi ko pinipindot, sir, yung rice cooker. Masimple lang naman. Alam nyo, ang simple-simple ng utos ng Diyos. Bakit hindi natin masundan? Bibigyan na nga tayo ng, ano, ng magpakailanman sa langit at saka forevermore pa. Yun lang, huwag pindutin yung cook ng microwave. Parang nandun sa gitna ng hardin ng Eden, napakarami ibang prutas. So, huwag kang lumapit at huwag mong puntahan. Pinuntahan pa rin, no? Ang kulit talaga ng mga taga-earth. Pero ang problema mga kapatid, sabi nila, pwede naman magpainit, ba't di pwede magluto? Eh kasi ang nakasulat dun, basahin mo kasi yung buong sentence. Ang pinapainit mo, yung niluto kahapon, prepared the day before. Bakit ka magpainit ngayon kung bagong luto naman ngayon, di ba? Di ba sir? Papainit mo pa ba yung niluto mo ngayon lang? Mainit na ngayon. Ang pinapainit, the food prepared the day before. Yung kahapon mo pa niluto, ipapainit mo. Minsan kasi hindi nababasa ito eh, di ba? Ang nababasa mo lang, pwede-pwede din pala. Hindi mo kinuha yung buong context. Kaya lang, may mga theologian at mga layman at kung sino-sino pang nagbabasa ng Bible na binabaliktad nila yung ibig sabihin sa Bible. Oh, sabi rin ni Ellen White yan, there is a way of quoting scriptures. The words that Christ considered so much consequence that death penalty, that death was the penalty of the transgression. So as to pervert it, death penalty na yan. Ang death penalty lang, yung mga super serious na crime. Ang Sabbath o break, ang pag-break ng Sabbath ay death penalty. Kaya lang binabaliktad ng ibang teologyan. Hindi ko alam kung bakit. Sabi ni Ellen White, may mga ganyan daw ng mga tao. Noon. Siguro meron pa rin ngayon. Baka hindi lang nila nabasa lahat. Ayan po. So, hindi mababaliktad yung thus saith the Lord na yan. Okay? Makaka-encounter kayo ng mga ganyan. Pero i-educate. Ang solusyon ay education. Ito pa po. Huwag natin speak not lightly. Alam niyo ibig sabihin ng light? Marami. Ilaw, magaan, hindi seryoso. Ayan. Pero ito, hindi seryoso ito. Speak not lightly of the restrictions placed upon the Israelite under the cooking of manna. Ayan. Friday, lahat ng cooking should be done. It is not a day. Okay, same thing. Hindi ini-interpret ng ibang tao kung anong gagawin. Nakasulat kasi, thus saith the Lord. It is not left for any man or woman to venture to disregard one requirement of God. Ayan. Merong mga lalabas siguro dito sa church natin na binabaliktad yung, alam niyo for perverse, may sinabi ang Diyos, binabaliktad mo. Perverse, binabaliktad mo. Sinasabi naman hindi bawal yung bawal. Of your own selves shall men rise, speaking of perverse things. Ayan. Ano ako pong nandyan? Sabi dito, yung hindi daw nakakaintindi ng Daniel and Revelation, ay hindi rin nangingilin ng commandments. Oh. So hindi natin masasabi na naintindihan ko yung Daniel and Revelation kung hindi tayo nagkikip ng commandments. Okay. Bakit maraming debate dito? Huh? Maraming nagpipersecute sa akin kasi sinasama ko to sa sermon ko. Pero mabuti na sa Bible.
God means that testing truth shall be brought to the front to become the subject of examination and discussion, even though it is true contempt placed upon it. O, di ba? Maraming nag-make fun sa akin sa Facebook, bakit ako ang favorite topic ko daw ay Sabbath cooking. Pero, may purpose yan. Natutuwa ako. Kasi yung minds of people must be agitated. Ito ang napakaganda. Every controversy, every reproach, every slander, kahit sinisiraan nila yung nangangaral niyan, will be God's means of provoking inquiry and awakening minds that otherwise would slumber. Okay. Pag nagbibiyahe tayo, kahit malamig yung pagkain, okay lang naman. Bakit pag Friday, mahirap? Ayan. O anong nakasulat sa Adventist.org? Official statements, the buying and preparation of food, the readying of clothes will be completed before sundown Friday. O kaya bawal na ang magpa-deliver pag Sabado. Adventist Biblical Research, same thing. Docs, document archives, same thing. Anong nasasabi sa fundamental beliefs? Nakita niyo itong book na to? At saka ito? At saka ito? Akala ko yung dito lang yung meron kasi hindi ko nakita dun. Pero nung binasa ka ulit, pareho lang pala nakasulat. Yung mga nagluluto, lutuin niya para makasimba kayo ng maayos. Okay. Anong sabi niyo 2017 sa Adventist Review? Ayaw daw magpabinyag ng asawang lalaki, sir. Kasi yung mga Adventist daw, ayaw niya magpabinyag sa Adventist kasi ayaw niyang kumain ng bahaw. Sabi ko, sa Adventist Review pala, alam din nila na bahaw ang kinakain ng mga Adventist. Huh? Kaya daw ayaw magpabinyag yung asawa niya kasi ayaw daw niyang kumain ng bahaw. Huh? Pero, nadaan sa panalangin, nagpabinyag na rin yun. Adventist na yung asawa nitong babae na hindi niya pala makita. Ano ba po? Nakasulat dyan. Ayan, yung kanyang testimony noong 2017. Anong sabi sa Tagalog? Akala ko yung mga Pilipino, sir, hindi ito tinuro sa atin kaya hindi natin alam. Pero nakita ko, naalala ko yung lulo ko daw, sabi nung auntie ko, yung lulo mo, stricto dyan. Sabi ko, ganun ba? Bakit yung mga auntie ko at yung nanay ko nakalimutan? Hindi ko alam kung bakit. Siguro kaya yung unang salita ng Fourth Commandment ay, anong unang salita? Remember? Kasi alam ng Diyos, makalimutan ng mga taga... taga ano? Earth. Sabi sa Tagalog, mga kapatid, ito galing NPUC, publication noong 1968. Alam niyo mga kapatid, nung sinubukan ko itong i-share, mas dumami yung katotohanan na kukulekta ko. Hindi ko hinahanap, sir. Pero dumarating na lang. Pipicturan ko, dagdag sa reference. Ang aking observation ay ibinabalik ng Diyos ang katotohanan sa kanyang church. Hmm? Mahirap itong i-sermon kasi malaking pagsubok ang pagkain. Mahirap i-overcome. Pinakamahirap i-overcome pagkain. Sabat, pinakamalaking pagsubok. Pag pinag-combine mo yung pagkain sa sabat, sabat cooking. Napakahirap. Pag may restaurant ka pang bukas pag Sabado, naku, may pera pa. Pero ang sabi sa Tagalog document ng NPUC, dapat tingnan ng ina na ang pagkain ay handa na sa paghahanda sa Sabado. Yung document ay noong 1968. O bago pa pinanganak yung mga tayo, nandiyan na yan. Ayan yung book na natagpuan ko pagpunta ko sa church sa doon, sa may Batangas. Sabi sa CLC Bible, anong tagubilin? Napakalinaw pala. Okay, yan ang sinasabi. Bukas ay taimtim na pagpapahinga, banal na sabat. Lutuin ninyo ang inyong lulutuin, pakuluan ninyo ang inyong papakuluan, at lahat ng labis ay tago ninyo iyong ititira hanggang sa kinabukasan. O, di ba ito yung binibigyan ating Bible sa mga bagong binyag? Anong sabi sa Amazing Facts? Oh, sabi dyan, ayun, the Sabbath is not given for the preparing of garments, the cooking of food. Okay, yan yun. Same. They are just quoting from Child Guidance, page 528. Okay. Anong gusto nyo naman malaman? Paano makaiwas? Gusto nyo malaman o alam nyo na? Paano makaiwas? Oh. Sabi sa UNCLUB, nagluluto sila ng mga pagkain na hindi madaling mapanis. Meron palang pagkain na madaling mapanis. Pag mayroong kamatis. Ano pa? Yung sabaw? Okay. Pag fried, ilang araw bago masira? 5 days? So, pwede ka magluto ng Tuesday.
Madali lang pala, kaya pala ng mga taga-Crisantio. 5 days, grabe, pwedeng itindi sa story yan. Yun pala, yung UNCLUB president kasi, nag-speaker siya sa 2014 SSO, Student Services Conference. Sabi niya, in our university, we cook the food before the, we cook the bayan, before the Sabbath, before the sunset. Sabi ko, alam pala ng mga taga-Indo, ba't hindi natin alam? Sabi nung isang African na missionary sa Thailand, what is the problem of you Asians? Why can't your rice be cooked before the Sabbath? Sabi ko, alam nung African na nag-missionary sa Thailand, bakit tayong Pilipino hindi natin alam? So, na-meet ko pagka 1 year, na-meet ko yung UNCLUB president dito sa sa theological as scholars conference, sir, doon sa may COM. Nakita ko, ayun yung taga-UNCLUB na president. Nilipat akong table. Sir, sabi ko, how do you avoid cooking food on the Sabbath? Sabi niya, no, we cook food. No, I heard you in IAS. Oh, you were there. Oh, this is how we do. Only the viand. How do you use refrigerator? No, we don't have refrigerator. How do you make the food not spoil? We have a Sabbath menu. What is Sabbath menu, sir? The menu that doesn't spoil easily. Ah, so did you force them to stop cooking? No. Who forced them? The finance. Sabi ko, really? Akala ko siya. Kasi siya yung president, siya yung may theology degree. Doctor sa theology degree. Pinagmamalaki niya lang. Why? Because we use the cafeteria as a church. If you cook on Sabbath, they will be distracted. Oh, pwede naman pala. Kahit iba yung purpose. Anyway, nakakatulong yung mga example na yan, kahit hindi perfect. Diba? Sa pagtutulong. Sabi ni Pastor and Mrs. Mambu. Ayan. Wala daw silang ref. Magdo-donate na sana ako ng maraming ref para sa kaligtasan ng mga tao. Hindi naman pala kailangan ng ref. Kailangan lang palitan yung menu. Di ba, sir? Yan, sabi ni Sir Pastor Hutman Sinaga. Mga kapatid, 2014, aksidente akong pinasama ni Sir Paes sa Student Services Conference. Sabi niya, Vin, sakay ka. Sabi ko, bakit, sir? Basta may conference tayo, sumakay naman ako. Kasi siguro yung ginagawa ko para sa students din. Yun, narinig ko yun kay Pastor Sinaga. The very same year, after several months, narinig ko rin kay Pastor Mambu, mga leader na natin yan. Itong kay SSD Associate Ministerial Secretary, narinig ko rin sabi niya sa kanyang Hour of Worship message, yung cooking on Sabbath, sabi ko, dati sa mga offshoot ko lang ito narinig saka sa mga makakulit. Ngayon sa mga leader na ng church, hindi kaya talagang binabalik ng Diyos ang katotohanan dahil nahuli na ang panahon. Tapos sabi nung asawa ni Sir Paes, Win, alam mo ba? Kasi nakikita niya yung post ko sa internet. Alam mo ba, si Mama Bla, yung teacher, nagpatron siya, after retire niya, nagmatron siya sa ibang school. Naluluto nila yung, sabi ko, ano ginagawa, ma'am? Nilalagyan nila sa ilalim ng lupa. Oh, lalagyan lang pala sa ilalim ng lupa. Kahit pala walang ref. Hindi ko alam kung paano nila ginawa. Pero, ito naman, si Bender. Ito, kadibati ko lagi sa Facebook. Hindi ko alam kung bakit, nakalimutan ko na. Pero lagi kong kadibati sa Facebook yan. Nung siya ang mag-Sabbath school lesson, before ako mag-sermon, pinagmamalaki niya yung magulang, yung lolo daw niya, marunong umavoid ng Sabi ko ba, kaya pala sir, hindi talaga tayo magkadibati, hindi tayo magkakalaban. Ang kalaban natin ay kasalanan. O, di ba? Tayo, we wrestle not with flesh and blood. Okay, sa bahay namin, di ba? Itong dalawa tumira sa bahay namin. Totoo ba yan? Nagluluto si mami ko ng Hindi ko siya sinaway. Kasi sabi sa Bible, rebuke not an elder. Pero, pinapanood niya yung video ko. Kaya, bumalik na siya sa pagluluto ng lahat ng pagkain namin nila before ng Sabbath. Kasi yung lolo pala namin, ganun yung implementation noon. Yung lolo ko ay hindi offshoot ha. Silduhan niya ng North Philippine Union Mission. Sabi naman nung isang cafeteria sa isang secret na Adventist institution, kaya namin yan, basta may ref. Pero narinig ko dun sa UNCLUB, hindi naman pala kailangan ng ref. So hindi ko na lang nag-donate ng malaking ref. Pero kung kailangan talaga ng ref, bili tayong malaking ref. Sabi naman sa light, maraming example mga kapatid. Napakahirap nitong katotohanan na ito, pero pag sinesermon ko, palagi ko hindi na ako ma-invite ulit o batuhin nila ako ng kamatis. Pero mas maraming nagbibigay ng testimony. Alam niyo ito, atheist ito. Sabi niya, madali lang yan, fasting lang. Nakatipid na kayo sa pagkain, hindi kayo magugas ng pinggan, hindi pa kayo magising ng maaga. Di ba? Pag Linggo nga, hindi rin kayo nakain, ba't pag Sabado,
Gusto niyo yung kumain na marami. Ano yan, atheist yan, no? si Jerry Tulod. Sabi niya, madali lang yan, mag-fasting lang. Minsan naman, sinubukan ko. Hindi dahil sabi ni Sir Jerry Tulod. Kasi nakita ko yung mga iba kong pinagdadrive sa ministry. Hindi kumakain. Sabi, ba't di kayo kumakain ng Sabado? Sir, kasi ano, alam, mahilig ako mag-drive sa ministry. Lahat ng gustong lumabas, pinagdadrive ko yan kahit sabay-sabay. Sabi ko, ba't di kayo kumakain? Kasi sir, nagpa-fasting kami. Anong fasting nyo? Yung Sabat. Oh, sabi ko, subukan ko nga. Kasi mahilig ako mangupya. Pag may ginagawang ministry, gusto kong kupihin. Pag may nag-voice of it, gusto ko rin. Nakita ko nagpa-fasting sila. Sabi ko, subukan ko nga. Sinubukan ko ng isang taon, sir. Sabi ko, anong? Paano kayo nag-fasting? Sabi niyo yung umaga at saka tanghali. Pero pag gabi, kumakain kami. Ah, okay, subukan ko. Hindi ko sinabing sinubukan ko. Ang problema, pag in-invite ka sa church at hindi ka kumakain, nagagalit yung mga nagluto. Yung gumagawa, sabi ko, bahala kayong magalit. Basta may experiment ako, tumatago na ako sa sasakyan. Pagkatapos nila kumain, diyan lumalabas na ako. Natulog na ako. Sinubukan ko ng isang taon. Alam niyo kung anong nangyari? Nangangarap akong maka-church planting. Naka-church planting ako ng dalawa. Ma'am, pa. Narinig ko kasi si Pastor Gulpan, naka-church planting. Ay, Pastor Gulpan ba yun? Naka-church planting daw siya bago mag-graduate ng apat. Sabi ko, gusto ko rin, Lord. Hindi sinasagot ng Diyos yung panalangin ko. Pero nung nag-fasting ako, nakadalawa ako. Hindi ako preacher na theology katulad ng mga pugi dito, no? Pero hindi rin ako marunong mag-preach. Marunong lang ako magbasa ng PowerPoint. Pero nung nag-fasting ako, naka-preach ako ng tatlong crusade. Bah! Dahil napaos si Pastor Kenneth, naubos yung boses niya, ako daw mag-preach. Oh? So, kung subukan niyo mag-fasting, sa Bible kasi marami nag-fasting, wala man nagbago sa akin na alam ko, pero ilalagay kayo ng Diyos sa mas maraming ministry. Sa aking experience, bahala kayo mag-experiment, sasakit ang ulo niyo kasi gutom kayo, natulog lang kayo, pagising niyo, wala na yan. Pero dapat may gagawin kayo. Huwag kayo magpa-fasting na naghihintay kayo. Ah, alas 6 na, pwede na akong kumain. Hindi daw yun Sabbath keeping. Ano yun? Time keeping. Oh, sabi ni Pastor Paul. Oh, sabi niyan, eat fresh fruits and vegetables. Sabi ni Mike Rivera, yung palay, ano? Palay, yan. Oh, yung modern styrofoam. Sabi ni Joy, kailangan ng ref. Sabi naman sa ibang church, pati paghugas ng pinggan. Ah, paano yung paghugas ng pinggan? Madali lang yun. Kami, isang linggo kami bago maghugas ng pinggan. Isang araw ko lang magkikitamad maghugas ng pinggan. Madali lang naman, di ba? Huwag mo lang hugasan, hindi naman kailangan gawin yun eh. Sabi ni Doug Bachelor, oh, pinabangan ko talaga yung mga pastor eh. Sabi niya, you know, in our house, we don't wash the dishes. We rinse it. binabasa lang daw nila, pero iniiwan nila yun. Hindi nila kinukudkud hanggang matapos ang Sabat. Oh, sabi ko, nga no. Yan sa isang church. Ayan. Sabi naman ito ni Vidal, matagal na daw sila, 20% ng church nakaka-practice niyan. Sabi naman ito, alam niyo kung sino to? Oh, si Ma'am Noreen. Sir, muna kayo. Sabi niya, madali lang yan, sir. Sabi ko, ang gagawin, ma'am? Kamote. Sabi ko, ilalagay sa ref. Sabi niya, ilagay sa ref. Pero sabi ni Ellen White, wag daw malamig. Ay, madali lang yan. Iiwan ko lang sa sasakyan pag tatanghali. Mainit na yan. May mga kasabihan, pag maraming, ano, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. O, ayan, sabi dun, ayan, ito, isang, ano to, hindi sila nagluto, dumami yung kanilang pagkain. Ano yan eh, ano yung tawag sa nagpapaluto kasi binabayaran? Basta, sabi ni Mike, meron daw isang Adventist na mayaman na businessman, hindi rin siya naliligo. Oh, paano pala yung paliligo? Si Ellen White, sabi niya, maligo kayo bago lumubog yung araw. Pero siya, maraming instances, at least may 5 documented instances na naligo siya bago siya after ng sermon niya pag Sabat. So, huwag kayong mamurulima sa pagligo kasi hindi naman yun pinagbawal sa Bible. Sabi lang ni Ellen White, maligo kayo before ng sunset. Pero siya, naligo siya after ng sermon, before magsulat, before ng sermon. So, hindi ako namumurulima din masyado. Pero ito siya, baka tinatamad lang siyang maligo siguro. Aircon naman daw yung bahay niya. Sabi naman ito, itong mayaman na Adventist businessman. Ito yata pinakamayaman na Adventist. Oh,
yung kanilang vegan restaurant dito sa Pilipinas. They put some in the ref. Sabi ko, gumagamit ba kayo ng ano, ref? Hindi, iniiwan lang yan dun, sir, sa table. Tapos kinabukasan, pagsakay namin sa bus, pumunta kami sa church, nabang si Sher pa dun. Alam niyo na kung sino, may bus. Sino bang sumisimba na nakabus? Sariling bus. So pag galing namin sa church, tinasishare pa namin yung aming pagkain. Tapos, yan, si Pastor Mambu at si Gandhi, sa Sri Lanka pala, alam nila. Si Gandhi, kilala niyo si Gandhi? Si Ayas, kilala niyo si Ayas? Sabi ni Ayas sa akin, pag sa Angola, pag gusto mo magluto pag Sabado, magtago ka kasi lahat ng Adventist, isasawayin ka. O, alam niyo ba na may mana pa sa Angola? Oh? Ayan, itype niyo sa Google, Mana Angola SID. Ito SID. Oh, mamaya, pagkatapos, pwede ito panoorin pag Sabado. Mana Angola SID. Yan. Makikita niyo doon, may mana na document sa Signs of the Times. May mana, sir, nalalaglag doon sa paligid ng Adventist Mission Station sa Angola. Nalalaglag ito pag Wednesday at saka pag Friday. Oh, yung Diyos ng ni Moses, Diyos ng Adventist. Amen. Panoorin niyo mga kapatid mamaya. Bago kayo, ano, pagkatapos niyo kumain. Okay, yan. Sabi ni Auntie Eve, yung grandfather na namin, strict dyan. Sabi naman ito, beans naman daw. Sabi ni Hiner, hindi na kailangan maging offshoot para sundan yan. Sabi ni Ma'am DeGracia, si Ma'am JD hintay daw. Hindi na fasting daw. Sabi naman dyan sa buklod, kaya daw nila yan nung unang panahon, kahit yung fellowship. Sabi ko, paano yun? May malaking Sabi ko, basta nandun lang lahat. Hindi naman napapanis yan. Sa ito, si Tanya Zaitz sa Ukraine. Pagdating niya sa Pilipinas, I was shocked. Sabi niya, all the Adventists are cooking on the Sabbath. Sabi ko, how about in your country? Before we were baptized, we were taught. So I was a nurse. Sabi niya, nilalagay ko yun. Niluluto ko na yung Thursday kasi pag Friday, lubog na 6 o'clock yung dismiss namin sa work as a nurse. So sabi ko, paano yung school dyan? Mga tinapay ang binibigay nila pag Friday, pag Sabado sarado. Oh, pwede mong pakipicturan? Pinapicturan ko. Nandyan yung mga picture. Ayan. Sasabi pa ni Tanya Zaitz, iba na apelyado niya ngayon, nag-asawa na. Pag alam daw nilang niluto pag Sabado, hindi daw nila kinakain. Yung pagkain. Tatanungin nila pag may bisita, kailan mo niluto yan? Ah, ganyan, ganyan. Ah, sige, hindi. Ito lang ang kakainin namin, ganyan, ganyan. Oh, grabe, no? Sabi ni Ma'am Kina, oh, yung lolo nila, ganyan din. Ang dami-daming example. Mga kapatid, ayan. Ito yung pinapicturan ko. Sabi ko, paano yung school dyan sa Adventist school sa Ukraine? Pinapicturan. Pwede bang humingi ka ng picture ng cafeteria pag Friday? Tingnan ko. Hindi pala makita. Puro tinapay at saka mga yung commercial goods. Matagal naman mapanis yun. Ganyan ang ginagawa nila. Pwede naman pala. Tapos nagpakain kami, di ba nagpapakain kami dati dito? Si Pastor Frederick Paul yung nagpapakain ng manghang. Pag nagre-retreat, lahat ng pagkain niluluto namin pag Friday. Kaya ang dami-dami kong pinipigang kalamansi. Hanggang natunaw na yung pangpiga namin. Kilo-kilong kalamansi ang pinipiga namin. Ayan. Ang dami-dami example mga kapatid. Nakakapagtaka para talagang tinutulungan tayo ng Diyos na makaiwas, no? Ayan. So, nabasa na natin lahat at ubos na ang panahon. Kung gusto niyo nitong PowerPoint na to, ay nandiyan lang i-google niyo lang Sabbath Cooking tsaka yung pangalan. Okay. Balik tayo sa ating 12:13 na pala. Sorry. Kaya pala kayo nagugutom na. Tayo yung mag-close na mga kapatid. Anyway, basta faithful. Yan. Makalimutan nyo lang lahat, wag na lang yung Sabbath. Di ba kasi yun yung pinakamalaking test. So tayo ay manalangin. Our Father in Heaven, we praise the Lord for your children who are patient and who love your word. We ask that you forgive us from our many, many sins that we have committed in the past because we did not know, because we were not serious. Please pour your Holy Spirit upon us, Lord, so that you might strengthen us, give us resolve and purpose to obey your word. Give us wisdom and understanding to do your work. Help us to be humble so you can use us. Thank you for hearing and answering our prayers in Jesus' name we pray.
Father in heaven, as we depart, we ask that you continue to lead us and guide us into more truth, especially, Lord, pour your Holy Spirit upon us, Lord, so that we can pattern our lives to your word. Thank you for giving us wisdom and understanding. In Jesus' name we pray. Amen.